Sa mundong ginagalawan natin, hindi lamang mga tao ang naninirahan. Ayon sa mga alamat at kwentong bayan, may mga nilalang na nagtatago sa dilim, mga aswang, manananggal, at iba pang mga nilalang na tila sumasalungat sa ating pagkaunawa ng realidad. Ang mga ito'y bahagi ng misteryo at takot na bumabalot sa ating kultura, at sa bawat sulok ng ating mga bayan at probinsya, nananatili ang tanong, sila ba'y katang isip lang o tunay na banta sa ating buhay? Sumama sa akin at sabay nating tuklasin ang mga kwento ng mga nilalang na hindi natin nakikitang kasama natin sa mundong ito. A Gruesome Tale of Sickness and Fear. Noong dekada 2080 sa isang liblib na baryo sa Leyte, tahimik at mapayapa ang pamumuhay ng mga tao. Subalit, ang katahimikan na ito ay biglang napalitan ng takot at pangamba nang kumalat ang balita na may aswang na nagpapakita sa kanilang lugar, at ang mga biktima nito ay mga may sakit, mga taong walang laban at mahina. Isa sa mga pinakamaagang na biktima ay si Mang Isko, isang matandang magsasaka na nagkaroon ng matinding lagnat. Dahil sa layo ng ospital, umaasa ang kanyang pamilya sa tradisyonal na panggagamot at mga albularyo. Ngunit isang gabi, habang binabantayan siya ng kanyang asawa at anak, narinig nila ang malakas na kalusko sa bubong. Kinilabutan sila nang makitang may malaking anino ng nilalang na tila may pakpak. Hindi nila nakita ang mukha nito, ngunit alam nila, ito ang aswang. Pagkatapos ng ilang araw, lumala ang kondisyon ni Mang Isko. Sa kabila ng mga dasal at albularyo, tila walang makapagpagaling sa kanya. Isang gabi, habang natutulog ang kanyang pamilya, narinig nilang muli ang mga kaluskos. Biglang bumukas ang bintana ng kanilang maliit na bahay, at isang malamig na hangin ang dumaan. Nang magising ang kanyang asawa, natagpuan niyang wala na si Mang Isko sa higaan. Agad nilang hinanap si Mang Isko at natagpuan ang kanyang katawan sa likod ng bahay, laman loob na lamang ang natira. Hindi lamang si Mang Isko ang naging biktima. Sunod-sunod na nagkasakit ang ilang residente sa baryo, at lahat ng nagkaroon ng malubhang sakit ay namamatay sa parehong paraan, walang laman loob at tila kinain ng buhay. Ang baryo ay tila isinumpa, at lahat ay takot na takot lumabas kapag mag-aagaw dilim. May mga nagsabi na ang aswang ay isang matandang babae na nakatira sa dulo ng baryo. Isang misteryosang matanda na bihirang makita ng mga tao sa araw, ngunit palaging napapansin kapag may nagkakasakit. Sinasabing kinukuha niya ang mahihina upang hindi na muling bumalik sa pagkakasakit, ngunit sa paraan ng pagpatay, nagdudulot lamang siya ng higit na takot. Dahil sa sunod-sunod na pagkamatay, nagdesisyon ang mga kalalakihan ng baryo na magbantay sa gabi. Isang gabi, habang nagbabantay sila malapit sa bahay ng isang batang may sakit, nakita nilang muli ang nilalang. Matangkad ito, may mahahabang pakpak, at ang mga mata ay pula na tila apoy sa dilim. Biglang lumipad ang nilalang papunta sa bahay ng bata. Agad nilang sinugod ang bahay, dala ang mga itak at asin, mga pamahiin laban sa aswang. Ngunit nang makarating sila sa bahay, huli na. Ang katawan ng bata ay wala ng buhay, kinain na rin ng aswang. Sinundan ng mga kalalakihan ang mga bakas ng nilalang, at ito'y nagtungo sa kagubatan sa dulo ng baryo. Sa gitna ng kadiliman, natagpuan nila ang kubo ng matandang babae. Puno ng dugo ang paligid, at sa loob ng kubo, nakita nilang nagbabago ang anyo ng matanda, mula sa pagiging tao patungo sa isang nakakatakot na halimaw. Hindi na nagdalawang isip ang mga kalalakihan. Sinugod nila ang matanda at sinunog ang kanyang kubo, upang tapusin na ang sumpa ng aswang na nagdala ng kamatayan sa kanilang baryo. Mula noon, bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit ang alaala ng mga biktima ay nananatili, at ang kwento ng aswang na kumakain ng may sakit ay patuloy na ikinukwento mula sa isang henerasyon patungo sa kasunod, isang babala na may mga nilalang sa dilim na naghihintay sa mga mahihina at walang kalaban-laban. Para sa mga nanunood, ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na pangyayari na ikinukwento ng mga matatanda sa Leyte.
Isang paalala na hindi lamang pisikal na kalusugan ang dapat nating bantayan, kundi maging ang mga nilalang na maaaring nakaabang sa dilim, naghahanap ng kanilang susunod na biktima. Ang nakakatakot na kwento ni Mang Andres, kinain ng aswang sa Leyte. Noong dekada 2090, sa isang liblib na baryo sa Leyte, nakilala si Mang Andres bilang isang mabait at masipag na magsasaka. Kilala siya sa kanyang mga kababayan bilang isang taong hindi sumusuko sa kahit anong pagsubok. Ngunit tulad ng lahat ng tao, dumating ang panahon na nagkasakit siya, isang misteryosong karamdaman na dahan-dahang nagpapahina sa kanya. Walang doktor o albularyo ang makapagbigay ng tamang lunas, kaya't siya'y nahiga na lamang sa kama, walang lakas at naghihintay ng ginhawa. Habang lumalala ang sakit ni Mang Andres, unti-unti rin siyang nawawala ng ganang kumain. Dahil dito, madalas siyang binabantaya ng kanyang asawa, si Aling Marta, at ng kanilang anak na si Rico. Ngunit sa kabila ng kanilang pagbabantay, nararamdaman nilang may kakaibang nangyayari tuwing gabi, tila may presensya ng isang nilalang na nagmamasid sa kanilang tahanan. Isang gabi, habang natutulog ang pamilya, nagising si Aling Marta sa kakaibang ingay. Parang may kalusko sa bubong ng kanilang bahay na gawa sa nipa at kawayan. Agad niyang ginising si Rico. Tumangala sila at tila narinig nilang mayroong gumagalaw sa itaas, dahan-dahan, na parang naghahanap ng paraan para makapasok. Kinabahan si Aling Marta at inalala si Mang Andres, na walang lakas upang ipagtanggol ang sarili. Biglang may narinig silang parang humahagibis na hangin at kakaibang tunog na tila basag na boses. Hindi ito normal, isang malalim at masamang huni na nagpapataas ng balahibo ng bawat nakaririnig. Nang sumilip si Rico sa bintana, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nasulyapan niya ang isang anino ng malaking nilalang sa bubungan ng kanilang bahay, isang aswang. Walang nagawa si Rico kundi yakapin ang kanyang ina habang nanginginig sa takot. Alam nilang hindi nila kaya ang halimaw na ito. Dahan-dahan nilang naramdaman ang presensya ng aswang na gumagapang sa bubungan, hinahanap ang mahihinang biktima. At ang pinaka-nakalulungkot, ang hinahanap nito ay si Mang Andres, na walang kalaban-laban, nakahiga sa kama, pagod na pagod mula sa kanyang karamdaman. Bigla, may naramdaman si Mang Andres na malamig na hangin. Nakadilat siya, ngunit parang hindi niya maigalaw ang katawan niya. Tila may bagay na bumabalot sa kanyang paligid, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. At doon niya nakita ang nakakatakot na tanawin sa kanyang bubungan, isang mahaba at manipis na dila na bumababa mula sa itaas, dumadaan sa maliit na siwang ng bubong. Ang dila ng aswang ay parang ahas, maingat na gumagapang patungo sa kanya. Ilang sandali pa, naramdaman ni Mang Andres ang dila na pumapasok sa kanyang katawan, dumudulas ito papasok, mabilis na kinukuha ang kanyang lamang loob. Hindi siya makasigaw, hindi siya makagalaw, ang sakit ay hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang kaluluwa ay parang nawawala sa bawat hinga habang ang halimaw ay kumakain ng laman ng kanyang katawan, dahan-dahan, sa katahimikan ng gabi. Kinabukasan, nang magising si Aling Marta at si Rico, natagpuan nilang malamig na ang katawan ni Mang Andres. Halos walang marka sa kanyang katawan, ngunit alam nilang may kakaibang nangyari. Hindi ito simpleng pagkamatay. Walang dugo, walang sugat, ngunit pakiramdam ng bawat isa sa bahay ay tila hinigop ang buhay ni Mang Andres. Sa kanilang pag-iimbestiga, napansin ni Rico ang kakaibang marka sa bubungan ng kanilang bahay, mga kalmo at malalim na gasgas na hindi normal para sa isang tao. Ikinwento nila ito sa mga kapitbahay, at doon nila na lamang may ilang pamilya na rin ang nakaranas ng ganitong klaseng misteryo, mga mahihinang tao, may sakit, na kinain ng aswang sa gabi, na ginagamit ang kanyang mahaba at matulis na dila upang kumuha ng lamang loob ng kanyang mga biktima. Mula noon, naging mas maingat ang mga tao sa baryo. Tuwing gabi, sinisigurado nilang nakasara ang bawat bintana at pinto, at naglalagay ng mga halamang bawang sa kanilang mga tahanan upang labanan ang aswang. Ngunit para sa pamilya,
Ang nakakatakot na kwento ng aswang sa probinsya ng Negros, ang pag-atake kay Tio Pilu. Sa probinsya ng Negros, malayo sa syudad, ay matatagpuan ang isang maliit na baryo na tila inabandona ng panahon. Simple at payak ang pamumuhay dito, ang mga tao ay sub-sub sa pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Subalit, sa kabila ng katahimikan ng baryo, may isang masalimuot na kwento ang sumasambula tuwing dapit hapon. Kwento ng isang nilalang na bumibisita tuwing gabi upang maghanap ng mga biktimang mahina o may sakit, isang aswang. Si Tio Pilo, isang matanda na kilalang palakaibigan at mabuting tao, ay matagal ng bedridden dahil sa isang kakaibang karamdaman. Sa kanyang pagtanda, lumala ang kanyang kondisyon, at madalas siyang pinupuntahan ng kanyang pamilya at kapitbahay upang alagaan at bisitahin. Ngunit sa kabila ng kanilang pagmamahal, may nararamdaman silang hindi maipaliwanag, tila may hindi pangkaraniwang presensya na umiikot sa bahay ni Tio Pilu tuwing sumasapit ang gabi. Isang gabi, habang ang pamilya ni Tio Pilu ay nagpapahinga, napansin ni Aling Rosa, ang asawa ng matanda, na parang may kakaibang tunog mula sa labas ng bahay. Isang malalim na kaluskos, na parang may humahakbang sa mga tuyong dahon ng punong niyog. Tumingin siya sa bintana at nakakita ng anino sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang anino ng isang nilalang na hindi tao. Malalaki ang pakpak, tila isang dambuhalang ibon, ngunit masama ang aura nito. Alam niyang hindi ito ordinaryong hayop. Agad niyang ginising ang kanyang anak na si June at pinapasok ang kanilang mga hayop sa loob ng bahay, takot na baka ang nilalang na ito ay dumating para sa kanila. Pagpasok ni June, narinig nila ang biglang pagbagsak ng kung ano sa bubungan ng kanilang bahay, isang kalapog na malakas at nakakapangilabot. Napatingala silang mag-ina at napansin ang pagkalusko sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Alam nila, ang aswang ay naroon na. Habang nakahiga si Tio Pilu, mahina at halos walang malay, dahan-dahang bumaba ang mahaba at matalim na dila ng aswang mula sa siwang ng bubong. Parang ahas na gumapang ang dila pababa, hinahanap ang mahina niyang katawan. Walang kaalam-alam si Tio Pilo na ang kanyang buhay ay nasa bingit na ng kapahamakan. Agad kumilos si June, kumuha siya ng itak at sinubukang akyatin ang bubong upang labanan ang halimaw. Ngunit bago pa man siya makarating, narinig nilang lahat ang mga malalim na huni ng aswang, isang tunog na tila nagmumula sa ilalim ng lupa, na nagpapanginig sa bawat kaluluwang nakaririnig nito. Ang nilalang ay nagmamadali, alam niyang may mga tao sa paligid, ngunit masyado siyang gutom upang umatras. Dahil hindi namikaya ni June ang takot, bumalik siya sa loob ng bahay at isinara ang bawat bintana at pinto, umaasang protektahan si Tio Pilu. Subalit ng kanyang silipin ang ama, nakita niyang ang dila ng aswang ay nakaabot na kay Tio Pilu, hinihigop ang kanyang lakas, dahan-dahang kinukuha ang lamang loob niya ng walang iniwang bakas ng sugat. Hindi niya magawang isalbo ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay parang nawawala sa kanyang mga kamay, dahan-dahang kinakain ng nilalang mula sa dilim. Nang mawala ang aswang, natagpuan na lamang nilang patay na si Tio Pilu, malamig at walang anumang palatandaan ng labanan. Ngunit alam nilang hindi simpleng kamatayan ang nangyari. Ang pangyayaring ito ay lalong nagpatindi ng takot sa buong baryo, dahil ang mga kwentong ito ay hindi lamang alamat kundi isang mapait na katotohanan na bumabalot sa kanilang pamayanan. Kinabukasan, nang ikwento ni June at Aling Rosa sa mga kapitbahay ang nangyari, inamin ng mga matatanda ng baryo na ilang dekada na ring bumabalik ang aswang tuwing may mahina o may sakit sa baryo. Isa itong sumpa na matagal nang hindi natutudukan. Ang mga tao ay nagtutulungan upang maglagay ng mga halaman, bawang, at asin sa kanilang mga tahanan upang mapigilan ang pag-atake ng aswang, ngunit walang makapagsabi kung kailan muli itong babalik. Ang kwento ni Tio Pilu ay nagpulala ng takot sa Berry. Isang kwento mula sa Alegria, Cebu. Sa liblib na bayan ng Alegria, Cebu, naninirahan si Aling Rosa, isang matandang babae na kilala sa kanilang lugar bilang mabait at masipag. Sa kabila ng kanyang pagiging malapit sa mga kapitbahay,
hindi maitatanggi na ang kanyang kalusugan ay unti-unti nang humihina. Sa kanyang edad na 75, bedridden na si Aling Rosa, madalas na may lagnat, at hindi na halos makabangon mula sa kanyang banig. Habang papalapit ang gabi, naramdaman ng kanyang pamilya ang kakaibang lamig na bumabalot sa paligid ng bahay. Ang mga alingaungaw ng mga kakaibang kwento ng aswang ay matagal nang laganap sa kanilang baryo, ngunit hindi nila inisip na mangyayari ito sa kanila. Si Aling Rosa, sa kanyang kahinaan, ay tila isang madaling biktima sa mata ng isang halimaw na naghahanap ng bagong mabibiktima. Isang gabing tahimik, habang ang lahat ay nagpapahinga, nakarinig si Elsa, ang anak ni Aling Rosa, ng malalakas na kaluskos mula sa bubungan ng kanilang bahay na yari sa nipa. Noong una, inisip niyang mga hayop lamang ito o baka mga ibon na dumadaan. Ngunit nang tumagal, naramdaman niyang parang mabigat na mga paa ang umaapak sa bubong, at tila bumibigat ang mga hakbang sa ibabaw. "Nanay," bulong ni Elsa habang tinitingnan ng ina, si Aling Rosa ay payapang nakahiga, pero may kung anong kakaibang pakiramdam na bomb alert sa buong silid. Bigla na lamang may bomb attack na likido mula sa kisame, isang malapot, madilim na likido na bumagsak sa katawan ni Aling Rosa. Nang tingnan ni Elsa kung saan ito nanggaling, nakita niyang may mahabang dila na bumababa mula sa siwang ng bubungan. Ang dila ay mukhang kakaiba, matulis, mahaba, at parang tumitibok-tibok na tila buhay. Dahan-daang bumaba ito at sinisimulang abutin ang nakahigang si Aling Rosa. Sa takot, hindi na nakagalaw si Elsa. Nakita niyang ang dila ay gumapang papunta sa katawan ng kanyang ina at pumasok sa bibig nito. Parang walang buhay si Aling Rosa habang sinisipsip ng dila ang kanyang lamang loob. Hindi siya sumigaw, hindi siya lumaban, tila naubos ang kanyang lakas sa mga oras na iyon. Ang nakakakilabot ay ang kawalang laban ni Aling Rosa, na parabang tinanggap na lang niya ang kanyang kapalaran sa ilalim ng mga kuko ng halimaw. Walang magawa si Elsa kundi ang manood, nakatulala sa takot. Nang makabawi siya sa kanyang pagkabigla, agad siyang tumakbo sa mga kapitbahay upang humingi ng tulong. Sa oras na bumalik sila kasama ang mga albularyo at iba pang mga lalaki, wala nang aswang sa paligid. Tahimik na ang bahay, ngunit si Aling Rosa ay wala ng buhay, ang kanyang katawan ay malamig na, at sa kabila ng walang bakas ng sugat, alam ng lahat na kinain ng aswang ang kanyang laman loob. Sabi ng albularyo, ang mga senyales ay malinaw, isang aswang ang umatake kay Aling Rosa. Ang kanilang baryo ay matagal nang pinaniniwala ang pinamumugar ng mga halimaw, ngunit ngayon, nakita nila ang nakakakilabot na katotohanan nito. Matapos ang insidente, ang bawat bahay sa Alegria ay mas naging maingat. Naglagay sila ng bawang sa kanilang mga bintana, nagsabit ng mga anteng-anteng, at siniguradong hindi sila mahuhuli ng gabi sa labas ng kanilang mga tahanan. Ngunit sa kabila ng kanilang mga hakbang na protektahan ang kanilang mga sarili, nananatili ang takot sa kanilang mga puso. Si Aling Rosa ay isa lamang sa mga biktima ng aswang sa Alegria, at ang kanyang kwento ay patuloy na inuulit ng mga residente bilang babala sa lahat. Sa ilalim ng tahimik na gabi, hindi mo alam kung sino ang sunod na biktimahin ng halimaw na patuloy na nagtatago sa dilim, naghihintay ng bagong pagkakataon upang kumain ng laman ng mga walang kalaban-laban. Minsan, ang mga halimaw ay hindi ang mga nilalang sa kwento, kundi ang mga taong nasa ating paligid, nagkukubli sa isang anyong hindi mo inaasahan. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari kayong mag-comment sa baba, or ipadala ang inyong mga kwentong matagal na ninyong tinatago. Maraming salamat sa pagsuporta. Thank you.